nang umusbong ang bagong liga na NBA or Metropolitan Basketball Association noong 1998 ay unti-unti itong lumikha ng ingay. Bukod sa maraming dating PBA players ang naglipatan dito ay ipinapalabas pa ito sa isang malaking istasyon ng telebisyon. Dahilan naman upang gumawa ng hakbang ang PBA para manatiling loyal ang mga fans nito at umangat ang popularidad sa kabila ng banta ng kompetisyon. Dito naisipan ng NOE Commissioner na si June Bernardino ang pagpapahintulot sa bawat PBA teams na mag-recruit ng mga PhilAms upang magdagdag ng atraksyon sa liga. Ito naman ang tinatawag noong PhilAm Rules, kung saan maaaring mag-direct hire ang mga teams ng mga manlalaro na may dugong Pinoy. Layunin nito na gawing mas exciting ang mga laro dahil nga bukod sa mas malalaki ay may kakaibang athleticism din na dala ang mga PhilAms. 1999 PBA draft nang magdatingan ang marami sa tinatawag na PhilAmericans or PhilAms. Bukod po sa PBA draft ay may nakapasok ding maraming manlalaro na mula naman sa direct hire. Ilan nga dito ay sina Al Segova, Rob Parker at maging si Asi Taulava. At ang naging number 1 pick nga ng Tanduay noong 1999 ay si Earl Sunny Alvarado. Mula ito sa Puerto Rico at naglaro para sa University of Texas kung saan nga nakakalaban pa niya noon si Vince Carter. Agad na gumawa ito ng impact sa liga ng pangunahan ang scoring at nag-average ito ng 22 points per game. Kasama din ito sa mythical first five at binansagan nga itong Punisher dahil sa pinapahirapan niya ang mga teams na kanyang nakakatapat. Marami din ang agad na humanga dito at sinasabi nga na siya ang future ng national basketball team ng Pilipinas. Pero noong ni-review ng PBA at ng Department of Justice ang mga papeles niya, partikular na ang kanyang birth certificate ay napag-alaman na ito ay peke or tampered upang palabasin na Filipina ang kanyang ina. Matapos ang pagsisiyasat ay napag-alaman na wala itong dugong Pinoy at agad na na-issuehan ng deportation order, bukod dito ay pinatawan din siya ng PBA ng irrevocable ban. Tahimik naman ito na lumabas ng bansa, ngunit makailang ulit din daw patagong nagbalik upang ayusin ang kanyang asulto at umaasa pa na makakabalik sa paglalaro. After ngang maudlot ang kanyang PBA career ay tuluyan na itong nagbase sa Puerto Rico kung saan naglaro siya sa isang liga bilang naturalized player. After ng kanyang basketball career doon ay pumasok ito sa trucking business at sa ngayon nga ay naninirahan na sa Texas, USA. Dito ay kasama niya ang kanyang asawa at tatlong anak at never na nga ulit tayong may nabalitaan pa tungkol sa kanya. So yan po ang naging buhay ni Earl Sunny Alvarado at kung meron pa kayong mga dating PBA player na gusto niya rin kamustahin at makibalita kung ano na ang nangyari sa kanilang buhay ngayon after ng kanilang basketball career ay comment nyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin. Ugaliin lang nakatutok at nakasubscribe sa ating channel para sa iba pang PBA throwback at retro stories. Hanggang sa susunod mga kabasketball!